guys, disclaimer lang po, hindi po to sponsored. Guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-review ko lang po tong Brilliant Skin Rejuvenating Set. Nung unang paggamit ko nito is sobrang natatakot ako. Kinakabahan ako kasi madaming bad feedbacks about Brilliant Skin. Pero meron madami din namang good feedbacks about Brilliant Skin. Kasi hindi naman kasi tayo lahat pare-parehang skin type. So, ayun. Pero, paano mo malaman kung hindi mo susubukan? So, ayun, tinry ko na siya kasi ang dami ko na kasi ginamit na products as in walang talab sa mukha ko. Pero start nung gumamit ako nitong Brilliant, sobrang ganda niya. Kasi, nung first week, nung 1 to 3 days, wala siyang effect sa akin. Pero 4 days, namamalat na siya. Sobrang pamamalat, lalong-lalo na dito sa may bibig ko banda. Hanggang sa lumalabas yung matigyawat ko, as in, tapos namumula ako, pero hindi siya makate. Wala akong nararamdamang kate. Sobrang ganda niya, tsaka nakikita ko yung mga blackheads ko, yung mga whiteheads nilalabas niya. So ayun, trust the process lang talaga, talagang patient lang talaga. So after noon, 1 week, nung 2 weeks, maganda na yung result niya sa akin kasi hindi na siya katulad nung first week na ganun yung na-experience ko. Basta after nyo yun ng naranasan yun, sobrang ganda na niya. So dito naman sa fine lines niya, sa pores, sa oily, fine lines, medyo na wala yung fine lines ko. Yung pores, hindi siya tumalab sa akin. Oily skin, talagang ma-oily talaga ang mukha ko. Melasma warts, wala akong melasma warts. Acne, pimples, blackheads, whiteheads, sobrang effective. Ito talaga yung gumana sa mukha ko kasi talagang katulad ng sinabi ko kanina, nilalabas yung mga blackheads ko, whiteheads, yung mga tigyawat ko, oo, lumalabas siya, lalo yung first week. Pero, huwag kayong mag-alala guys kasi dinadry niya yung mga tigyawat nyo, maganda siya. Tsaka, nalalight niya yung mga dark spots mo. So, bang ganda na niyang gamitin pagkatapos mo ng first week na ganun. So, trust the process lang talaga. Hindi naman tayo, pare-pareha ng skin type. May iba, after 2 weeks pa bago nila na nakita yung result. Pero, depende naman yan. Trust the process ng talaga, patient. Dito sa, sa apat na ito, ang nagustuhan ko is yung sunscreen nila kasi hindi siya malagkit, hindi siya mabigat sa mukha, unlike sa ibang sunscreen. At saka yung rejuvenating cream, sobrang tapang niya. Ito talaga yung namamalat sa mukha mo, yung rejuvenating cream. Yung toner, amoy alcohol, sobrang tapang. Medyo mahapdi siya. Kaya ko naman mahapdi. At saka yung kojic. Yung kojic guys, yung iba binababad talaga nila ng 3 minutes. Pero kung naramdaman nyo na okay lang kung kaya ng balat nyo, pero kung hindi na kaya, huwag nyo ibababad ng 3 minutes kasi na hindi tayo pare-parehas ng skin type lahat. So, ako hindi umaabot ng 1 minute kasi manipis lang talaga yung balat ko sa mukha. Alam mo naman yung sa sarili mo kung manipis ba o makapal yung balat mo o makapal yung mukha mo. Sorry. So, hindi siya umaabot ng 1 minute yung pagbababad ko kasi makati at mahapdi na siya. So, tsaka yung iba gumagamit ng toner na mumula, sa akin hindi siya nangyayari. Yung konti lang yung paglagay niya ng toner kasi the more na madami yung nilagay yung toner, magtataka na lang kayo, namumula, sobrang pula ng mukha niyo. Kahit nagagamit kayo ng sunscreen, sobrang pula. I die. Huwag niyong bigyanta lang po sa paggamit ng mga products nito, lalong-lalo na yung toner nila at saka yung cream. Ito talaga yung matapang sa kanila. At saka yung koji po yung ibababad. Ay, kung makate, mahapdi, stop na. Huwag niyo. Ibabanlawan niyo na. Huwag niyo nang tiisin yung hapdi at saka yung sakit. Baka yung bisika ganda niyo, baka masunog lang yung balat niyo kahit magamit niyo yung sunscreen. Huwag niyo gentle lang po sa paggamit. Kasi huwag lang po tayong magiging sa product. Magiging
gamitin dyan talang po, patient lang po sa paggamit ng product. At saka yung cream, yung rejuvenating cream, konti lang. Okay lang sa sunscreen, madami yung paglagay niya, pero yung cream niya sa rejuvenating, konti lang. Yung toner, konti lang. Huwag niyo masyadong basa sa cotton or cotton pads. Yung 3 to 5 drops lang yung ilalagay niyo. Yung huwag masyado yung basang-basa kasi baka mamumula agad yung balat nyo at saka sensitive. Yung paggamit ng Rejuve, sabi nila 1 to 2 months lang. Huwag nyo na paabuti ng 3 to 4 months, sobrang 2 months. Ay, nakutay. Baka sobrang ninipis yung balat nyo. The more na ninipis, siyempre magbabalat yan. The more na ninipis, the more na prone kayo sa melasma. Magtataka na lang kayo, meron kayong mga itim-itim dito. Yus ko, day. Huwag ganun. Meron naman tayo mga maintenance set na para naman din siyang rejuvenating set. Pero, mas mild lang siya. Okay? So, huwag po tayong... Merong whitening, tomato, madami silang choices sa maintenance. Yung maintenance, yun yung mas maganda. Magandang gamitin kasi mas mild siya. At saka kahit isang taon o limang taon yung gagamitin yung maintenance nila, okay lang kasi mild nga. At saka gagamit kayo ng rejuvenating set. Kung hindi naman kailangan, hindi naman importante yung lapad nyo, huwag na kayong lumabas. Kung lalabas man kayo, magpapayam po kayo para hindi po. Kasi sensitive po yung balat natin kapag nagre-rejuvenating set po tayo sa araw. So, yun naman po. Don't forget to subscribe and click the notification bell below for more update and for more upcoming videos. Bye-bye!